Magandang buhay! This is Teacher Rusvi, ang iyong tourist guide sa paglalakbay sa mundo ng musika. Let's learn music while having fun because music is life! Tara, samahan mo ako sa ating aralin. Maganda ang awitin. Sa iyong pakikinig, ano ang napansin ninyo sa daloy or movements ng melody? May narinig ba kayong tila pataas na tono? Pababang tono? Pantay na tono? Maging maganda po ba ang isang awitin having these movements? May iba't ibang movements ang melody which makes the music good to listen to. Welcome to another learning adventure in music. Our today's lesson is about movements of melody. In our previous lesson, we learned that melody is a series of tones that made up into a musical composition. In making music, we use seven tones or pitches such as do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, which we have learned already. Dito lang sa 7 pitches iikot ang tono ng ating music. Between these tones are intervals. Interval is a distance between 2 pitches. In music, we call this melodic interval. This means the distance between 2 notes that are played one at a time. Melodic intervals can be described as moving by step, skip, and leap. A step is the distance from one pitch to next pitch in a diatonic scale. Look at the steps in this diagram. There is a specific distance from one note to another. Are the distances the same from lower do, si, to higher do, si? Yes, they don't have the same intervals. Do to re, mi to fa, fa to sol, sol to la, la to ti have one step interval, and mi, fa, and ti, do have one half step intervals respectively. This is the diatonic scale, a scale with 7 tones consisting of 5 whole step tone intervals and 2 one half step tone intervals. Next is the skip. An interval of a skip is equal to the distance of 2 steps. In other words, the pitches skip over the interval of a step. Halimbawa, the distance from do to mi is a skip. From do bilang po tayo ng re, mi. So, ilang steps meron? There is an interval of 2 steps. Same goes with re, fa, mi, so, fa, la, sol, ti, la, do. Let's just remember that in skip, we skip a step. Ang leap interval naman ay kung ang interval is larger than a skip. Ibig sabihin, mas malawak ang pagitan from one note to another. The distance from one note is 3 steps or more. Kaya ang tawag dito ay leap. Halimbawa, do to fa, re to la, or mi to do. Maliwanag po ba ang tungkol sa interval? Now, I'm sure madali nyo na maintindihan ang tungkol sa movements of the melody. Look at this diagram. What have you noticed sa arrangement ng mga notes on the staff? Anong direction patungo ang mga ito? Gaano kalayo ang interval from one note to another note?
Right observation. The notes are going up and the movement from one note to another is one step at a time. The phrase started in do hanggang sa last note na la. So, this movement is called pataas na pahakbang. Ito naman ang pataas na palaktaw. Saan papunta ang direction ng mga notes? Yes, pataas. Ano naman po ang interval? Malapit po ba o malayo? Yes, malapit lang po. May pagitan lang na 2 steps. From do papuntang mi ay may 2 steps o dalawang hakbang. Mi to so, ganun din at ang iba pang mga notes sa staff. Kaya po, ang movement na ito ay tinatawag na pataas na palaktaw. Guess what kind of movement ang ating next diagram? Ano ang similarity from the previous movement? Ano naman ang pagkakaiba nito? Tama po kayo, the notes go up but the movement is done by leaping. Mas malayo ang pagitan ng mga notes sa bawat isa. Gaano po ba kalayo ang pagitan ng mga notes sa bawat isa? Pakibilang po. Yes, merong 3 steps or more. Halimbawa, our first note here is la at ang kasunod ay mi. Sila ay may pagitan na 4 steps or 4 hakbang. For mi to la naman ay may 4 steps and same then sa sumusunod ng mga notes na may pagitan ng 3 or more steps. Kaya, ang movement na ito ay tinatawag na pataas na patalon. Ang sunod ay ang ano kayang tawag dito? Ang direction ng movement ay pababa at ang interval ay magkalapit lamang. Ang mga notes ay magkasunod lang sa diatonic scale. From fa down to mi, re, and do. Next measure is ti, la, so, fa. Kaya, ang movement na ito ay tinatawag na pababa na pahakbang. So, easy lang po, diba, kids? What do you think about this one? Very good. Pababa na palaktaw. Bakit po? Kasi ang direction ng mga notes ay pababa at ang interval ng mga notes sa bawat isa ay may pagitan na 2 steps. This one is so easy too. Ito ay ang, tama po kayo, pababa na patalon. Bakit po? Dahil ang direction ng movement ng mga notes ay pababa at may interval na 3 steps or more. Ilan ang interval ng first note to the second note? That's do papunta sa so. Yes, from do to so ay may 3 steps interval. Then, fa to do ay may 3 steps also. And la to re ay may 4 steps. That's why this movement is called pababa na patalon. Our last type of movement ay ang anong masasabi ninyo sa direction ng mga notes? Tumaas po ba o bumaba? Yes, hindi tumaas, hindi rin bumaba. Ibig sabihin, pantay lang, no movement at all. Pantay lang o inulit lang ang mga notes. Kaya, ang tawag dito ay pantay o inulit-ulit. Napakadali ng ating aralin, hindi po ba, kids? Paano natin ulit makilala ang mga movements ng melody? Ano ang 2 factors? Yes, una, alamin natin ang direction ng mga notes at ang pangalawa naman ay ang interval from one note to another. So, kids, what are the different movements of the melody? Yes, they are 1. Pataas na pahakbang 2. Pataas na palaktaw 3. Pataas na patalon, 4. Pababa na pahakbang, 5. Pababa na palaktaw, 6. Pababa na patalon, at number 7, pantay o inulit-ulit. At dito nagtatapos ang ating music learning adventure today. Good job, everyone!
Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa ating learning adventure today. If you're new in my channel, please hit like and subscribe to be updated with new music feature lessons. Don't forget to hit the bell button too to be notified of new music feature lessons. Until next time, teaching and learning are made easy and fun. This is Teacher Ruski saying, music is alive.